Magandang araw po mga kabay. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon manguha po tayo ng mga ingredients po sa ating garden fresh salad. Meron po mga berries at syempre lettuce, cucumber at cherry tomatoes. Tingnan din po natin yung mga ibang edible flowers. Ariga. Dito po sa akin terrace. Nakita niyo po itong pipino po na to. Ayan po merong dalawa. Pero meron po dito malaki. Sandali. Dito po. Iko-close up ko lang po. Ito po yung dalawang pipino pero meron po dito sa likod. Ayun. Okay lang. Maharam naman itong mga dahon. Beans. Ayun na yun. Nakita nyo po. Ayun. Okay. Tabi mo lang natin itong dahon para makita nyo po yung aking pag-ani. Ayun. Dito muna. Ayan. Ito po. Ganyan lang po pag-ani. Diba? Napaganda po ng pipino. Laki. Okay na po yung ganito po. Kung gusto nyo pong gawin minhe, syempre palakihin po nyo na palakihin. Ito tama na po ito pang salad. O, diba? Ang ganda po. Ito po yung mas masarap kainin. Huwag po nyo pong masyadong pagulangin ng pipino. Ito po yung very green kapag ano po. Mas pinahaba ko pa po. Sarap po nito. Saka yung buto po nito, hindi pa po nag-form. So mas crunchy pa. Makuha din po tayong kamatis na dito po sa ilalim itong kalabasa, yung mga cherry tomatoes. Okay din po kahit mani ba? Close up ko lang po. Yung mga cherry tomatoes po yan. Diba? Dito po sa ilalim ng kalabasa. Ito po ang hindi nakakasawang kainin na kamatis kasi napakatamis. Perfect. The perfect po sa salad. Hindi po masyadong dadamihan ng kamatis kasi saan na ba? Ito yun ako. Okay lang yun. Yun. Ayun. Hindi na ako makahinga. Pipis na dyan ko. Yan, yan. Ayun. Ayan. Yung isa hinog na yun. Sarap po yun. At isunod naman po natin ito pong lettuce. O, di ba? Bilis na magpupunit pong lettuce. Ang dami. Pagkukuha po ako sa gilid. Kapag kukuha po kayo ng lettuce na nakatanim po sa paso, lagi nyo po aanihin sa gilid. Para yung ano po, yung gitnang part mas maging buhaghag. Gamit po kayo ng matalim na kutsilyo para hindi po mabunot. O diba, napakaganda po. Sayang mga nahuhulog. Gusto ko naman yan eh. Ang lettuce po talaga, kailangan po talaga nito eh, medyo malamig po yung panahon kasi mas mabilis po lumaki. Gusto po nito medyo chill ang weather kaya sa Baguio po lalaki ng lettuce. Gusto po kasi talaga nila ng ganun temperature.
Yan po pag-ani. Tapos ito pong gitna, medyo gagaluin po ninyo para bumuhaghag. Kapag medyo may lampas-lampas, patanggalin nyo po para. After, ano lang po yan? Mga 3 to 4 days. Malago na naman po ulit. Ganyan po yung letos eh. Pag-aari nyo po, galaw-galawin po ninyo. Kasi meron na siyang space sa gilid. So, yung mga nasa gitna, mas tataas at lalago pa po. Yan, ganyan. Para mas maging masagana po ang inyong pag-ani ng letos. So, di ba? At masarap din po sa ating fresh garden salad ang raspberry. Adiyo ah. Napakasarap po ng raspberry. Ito po kasi madaling uurin kung hindi nyo po alagaan mabuti. Ito po kasi lagi naarawan sa marami pong ibon sa kaya mga hinaya ko pong gagamba rito. Ano po ano? Gagamba po rito para kainin po yung malilit na insekto. Pag may gagamba, huwag nyo paalisin sa garden. Hindi ko muna nakakuhanin to. Kasi nakakatulong po yun. Ito po yung raspberry. Maganda po parang yun kahit lahat ng mga kapitbahay ay marami pong mga pinagagawa sa labas. Yan. Inaano lang po, inihila lang po ng konti. Yun na. Ako ka ba lahat? Inatira. Yun. Yan ba malinis? Walang uod. Ano lang po ito yung dahon? Masaya-masaya po kasi next year, mas pararamihin ko po itong raspberry sa boundary po ng forest at ng ito pong aking garden. Doon po sa gubat. Yun, doon po, mga raspberry po yun. So, next year, mas marami po. Kaya lang lilinisin ko po para hindi po mahayaan ng iba't ibang insekto. Manguha din po ako ng mga peas. Kasi meron na pong buong buto sa loob. Kunin ko po yung medyo mataba. Yan po, ganda diba? Masarap din pong ilagay po ito sa salad. Manamis, namis. Yung yang din po nito, masarap snack. Dali, asan ba? Ito. Tapos tayo ng... Ito po. Sarap. Hindi ko po masyadong dadamihan itong peas. Kasi malakas din po itong magpautot. Pagpautot. Ang dami po. Ang tayong bunga dito. Ayan, i-close up ko po. Ayan po, ang tayong bunga, di ba? Ayan po. Ito po yung peas na kinakain po yung buto. Ito po, masarap po yan. Kinakain po nila. Ganyan lang, in-stock po nila ito yung fresh. Sarap. Tamis talaga. At dito po sa aking terrace, meron din pong mga edible flowers. Edible din daw po itong malalaki, pero ito pong mas maliliit. Ito po yung nilalagay po sa mga decorations po ng decoration, pang-dekorasyon sa cake. Okay lang po kahit may konting dahon. Ito po yung peas po natin saka yung ating raspberry.
alternate lang po ang pag-aya ng ganitong bulaklak. Sa mga nakakalam po ng ganitong bulaklak, pakikomento lang po, nakalimutok po yung pangalan. Kagandahan niyo po yung presentasyon sa plato kahit hindi niyo po piniprepare. Siyempre, kapag napopost kayo sa social media, todo niyo na ang kalantura. Kung niya pagsiselfie, kung anong-anong pakintod at baloktot ng likod ninyo, di ba? Maging maayos lang. Huwag ninyo eh. At filter, di ba? Pero siyempre, sa mga ganito, lagyan nyo na ng contrast. Kailangan eh, embrace na ninyo yung resulta. Ayan, dito na po tayo sa loob. Tandaan po ninyo, kapag aani po kayo, lagi po ninyong ibababad, lalo na po yung mga leafy vegetables, yung matadahon po. Ibabad po ninyo sa tubig na maligamgam para mamatay po yung insekto at malinis po ng maayos. Lagi ko na rin po itong peas at ang ating cherry tomatoes. Ito po, hindi na po inuhugasan itong bulaklak saka po itong raspberry. Lilinisin lang po sa kamay kasi malinis naman po yung hangin dito. Kung may insekto pong konti, dagdag protina na lang po. Habang nakababad po yung ating mga fresh ingredients, kawa po muna tayong dressing. Magpiga po muna tayo ng lemon. Depende naman po sa inyo kung gano'ng kaasim ang ilalagay po ninyo sa inyong fresh garden salad. Lagi din po tayo ng konting paminta. Konti lang po ang ilalagay ng paminta kasi gusto ko pong mas malasahan po yung lasa ng mga gulay. Konting asin lang po. Huwag po masyadong marami kasi pag marami asin po yung ilalagay po ninyo, mag-release po ng liquid ang inyong pong lettuce, lahat po ng fresh ingredients sa magiging matubig. Lagi po tayong usok. Alam, gaano karami po yung lemon, dapat ganun din po karami ang inyong ilalagay na asukal. Haluin po natin itong mabuti hanggang sa matunaw po yung asukal. Pwede na rin po itong ilagay po sa salad. Kung ganito lang po gusto po ninyong dressing, pwede nyo pong lagyan ng mantika. Pero may ilalagay po akong, alam nyo na po, American and Filipino style pagdating po sa mga vegetable salad. Ayan, okay na po yan. Lalagay po tayo ng, sorry po sa ingay, mayonnaise. Opo. Ito po yung secret dressing po sa paggawa po ng masarap. Siyempre, medyo isipin nyo, unhealthy po itong dressing. Depende naman po sa inyo, sinasabi ko po ha, kahit hindi nyo po lagyan ng mayonnaise. Haluin lang po natin itong mabuti para mag-combine po ng maayos ang ating dressing. Nakita nyo po, hindi po ako naglagay ng mantika kasi po itong mayonnaise. May halo na po itong mantika. Opo. Ayan, okay na po yan. Arrange na po natin ang ating fresh garden salad. Sa ating pong salad bowl, maglagay na po tayo ng ating leafy green veggies. Yung naani ko po, kalahati po ilalagay ko. Kasi pag hinalo po yan, iba mag-shrink o uurong po. Kasi dahil nga po may asin po yung ating dressing. So, mag-release po yan ng konting liquid. Pero okay lang kasi may mayonnaise naman. Malinis naman po yung kamay ko. Tsaka kakainin ko po naman agad to eh. Sa mga magkukomit na naman ng Yan. Maghiwa na po tayo ng pipino. Siyempre, nasa inyo naman po kung gusto niya pong mas paartihin po yung hiwa po ng inyong
pipino. Ako hindi na po. Gagawin ko po medyo slant po ng konti. Medyo social pang ilagay po sa ating mixing bowl. Maglagay din po tayo ng puting sibuyas. Gagawin ko po parang onion rings para pang ilagay po natin dun sa ating salad bowl. Mas maganda pong tingnan. So, diba? May contrast sa green. At spread na rin po natin sa ating salad bowl. Tandaan po ninyo, ang sibuyas ay hindi po pare-pareho ng lasa. Ito po ay white sweet onion. Matamis po ito, kaya pang salad po ito. At ang atin naman pong peas, ako hindi naman yata lahat. Maliit pa pala. Sa inyong balat, pag ganito po, yan pa po, itong balat, kinakain ko po yan. Yan. Naganyan ko po yan. Tamis. Umuya ko na nakakainin yung natira. Ito medyo malaki yata. Spread lang po natin. Sarap. Ito, hindi ko masaya kasi tirahin ko po yan. Ito medyo malalaki. Matamis po ito. Hindi po ito bichuelas, ah. Sweet peas po ito. Yung bichuelas po, sugar is not. Yan. Lagay na po natin ng dahan-dahan ang ating dressing. Paglalagay po ninyo, huwag isang lagayan per batch. At ito, toss po ninyo. Ibig sabihin, nahaluin po ninyo na sa gilid lang po yung dahan-dahan. Tossing po ang tawag po dyan. T-O-S-S-I-N-G. Ang verb form po ay to toss. T-O-S-S. Ah, diba, meron po tayong ganon. Yan. Kailangan po mahalo po ng maayos yung mayonnaise para mas lumasa po. O, diba? At saka mag-add po tayo ng susunod na batch. Titignan nyo po yung dahon kung okay na po ba sa inyo yung dressing. Ako hindi po. Lalagyo po ito lahat. Alam nyo naman po tayo mga Pinoy. Walang sinasayang, diba? Yan. Paganda na po ng itura. At dahil medyo marami po yung ating dressing, ilalagay ko na po lahat ng lettuce. Siyempre, sa iba po baka nagtatanong kung ano po ba yung proper na pagtotos po para hindi madurog po yung ating lettuce. Dito po sa gilid, didiin nyo po sa gilid gamit po yung dalawang kutsara. Kanina po ginamit natin yung wooden spoon kasi konti pa lang po inilagay po natin. So kapag marami na, ito po. From side to center at yan po, angat po ninyo para mahalo ng maayos. Ayan, okay na po yan. Medyo spread out po natin at hanapin po natin yung mga sibuyas, cucumber. Yan, para sa ating presentation. At lagyan po natin ng cherry tomatoes. Kapag maliliit naman yung cherry tomatoes, hindi nyo naman po kailangan hatiin. Ito po yung pinakamaganda na contrast. Huwag nyo po masyadong dadamihan ng mayonnaise, ah, hindi po kayong gagawa ng mayonnaise spread. Salad po ang ginagawa. Yan. Di ba ang ganda po ng contrast? At lagay na rin po natin ang ating raspberry. So magbibigay po ito ng extra sweetness, sourness, at yumminess. Di ba? Lahat ng nest nandiyan na. Hello, Miss Alma Moreno. Paano nyo po ba yung loveliness? Tapos, ilagay na po natin ang ating bulaklak. Yung iba po, ginagamitan po talaga ng chani. Itong paglalagay po ng bulaklak. Ito na po bulaklak na ito. Napaka-mild po ng lasa.
Pag may nakita po kayong medyo yellow green, doon nyo po ilalagay yung contrast para mas magandang tingnan. O, diba? Ganyan po. Paggagawa po kayo ng presentation, kung lalagyan nyo naman po kayo sa dish platter, sa flat, mas magandang tingnan. Ito kasi naman sa bahay lang eh. Ayan! Ready na po ang ating sobrang pinalantod. Fresh garden salad. Tikman na po natin. At syempre, sa separate plate po, mas pinasosyal ko, di ba? At lagay po tayo ng spare ribs sa ibabaw. At crispy fried shallot o onion. Di ba? Napaka-social po ng ating salad. Yan. Totoo na po. Kaya na po tayo. Mabuhay! Yan. Maraming salamat na lang po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Sana na po ay maraw na po sa Pilipinas. Dito na rin po ay naglalamig na po. Pero hindi na po ganun ka lamig at mag-umbisan na rin po panahon ng mga kabote. Di ba po? Bago po tayong mag-umbisa, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa biyaya na binigyan niyo po sa amin. Talaga naman po, pagtsatsaga, sipag, pasensya ay nagdudulot po at nagbibigay po ng grasya. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na kain po sa aming mga pagkainan. Maraming salamat po na po malinis po ang puso na ng bawat isa magkaroon po ng pagmamalasara sa inyo pong mga nilika. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kala ng Jesus. Amen. Napisa na po natin. Tayo po muna ako ng soft drinks. Ito yung mukbang lang po ang maminom ng soft drinks, ha? Di ba, mag-chopstick po tayo ngayon. Baka naman sa nagsasabi dyan, chopstick, trying hard. At least sinusubukan. Yan. Pero siyempre, itong spare ribs eh. Kakumain ko po yan. Yung salad kasi marami pong mayonnaise. Kapag tinidor po kasi hindi nakukuha lahat eh. Ano naman po? Insect po nakapasok. Ano na ang paro? Di ba po? Sa pagtataga. Ito po ninyo, di ba? Walang po ng spare ribs. Sabihin po natin mabuti. Sige po, isa-isa ko muna itong bulaklak. Sabihin ko po sa inyo kung nalasa. May tamis po ng konti. Hindi siya lasang bulaklak. Lasang lettuce. Wala na po kasi itong masyadong mayonnaise eh. Yung bulaklak. Off. Hindi po tayo ngayon mukbang baga harvest preparing it lang po muna tayo. Wala po muna tayong shoutout ngayon. Mukbang din po ito kumbaga. At ano kumbaga. Wala po muna tayong shoutout ngayon. Yung raspberry po na hinalo natin kahit konti lang po. Lasang lasa po.
malasang-malasang po yung spare rib, sarap. Sarap po pag gantay lang mayinis, opo. Huwag niyo pang dadamihan. Sarap po nitong fresh white onion, matamis. Mild. Siyempre din po sa mga diabetes po, huwag niyo po kayo siyempre masyadong kain ng karne. Saka huwag niyo na po lagyan ng asukal sa mayonnaise. Okay lang po yung lemon, salt and pepper. Okay na po yun. Kung gusto niyo, may konting olive oil. Napakasarap. Kapag fresh pa talaga yung inanim. Yung pipino po kasi wala pang buto. Malutong. Kapag ang tanim po ninyo, katulad ng tanim, hindi na po ganun karami. Aanin nyo lang po yung kakainin po ninyo. Pero kung marami naman kayong tanim at nabubulak na sa puno, mamahagi naman po kayo. Yes, Mio.
Napakasarap. Para po, marami-marami salamat na lang po sa inyo oras nila sa Pinilakan Lakbay. Magtanim po, may lagi pong may paraan. Basta po gusto, sa matanda kasabihan, basta may gusto po, marami pong paraan. Pero huwag kayong makikiraan sa may mga guli na guli makikiraan at mga harbat. Dahil yun ay para-paraan. Para po, marami-marami salamat po sa inyo oras nila sa Pinilakan Lakbay. Basta positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Dali lang po. Pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Alamutaw na lang po. Panginoon, maraming salamat na naman po sa biyayang binigyan niyo po sa amin sa araw na to. Maraming salamat po sa napakasarap na biyaya, Panginoon. Kaya po, ang bahala sa inyo, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanilang Jesus. Amen. Paano po? God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.